Hello, welcome back to my channel. So for today's video, ay magluluto ako ng chicken wings with garlic and lemon. So ito yung napakasimpleng ingredients. So ito yung chicken wings na pinahati ko na siya ng dalawa. Yan. Pinalinis ko na rin. So ang ginawa ko na lang ay hinugasan sa asin para matanggal yung lansa ng manok. Tsaka dito may dalawang lemon at isang garlic. So depende kung ito yung sa kalahati nito ay madami na. Hindi ko na ilalagay yung buong bawang. Tsaka syempre yung salt at saka pepper na. Ito yung bawang. Ilalagay ko rin lahat, isang buong bawang tapos yung lemon juice. So yan kumulo. Ngayon mainit na yung kawali. Lalagyan ko siya ng mantika ng cooking oil. Ayan. Tapos pagka mainit na yung cooking oil, ang isusunod kong ilagay ay yung mga chicken wings. So yan, dahil mainit na yung mantika o oil, lalagyan na natin yung mga manok, pero dahan-dahan lang, baka magtalsikan. Yan. Tapos balikan natin kahit na 1 minute, tapos baliktarin lang natin. Halo-haluin, ibig sabihin. Hanggang sa maging crunchy siya, maging crunchy yung manok, tapos ilagay na natin yung ibang ingredients. So ngayon, pwede ko na siyang bali-baliktarin. Yung bawang, kung napansin nyo, hindi ko nilagay unang-una yung bawang. Dahil na ang purpose ko nito ay dapat yung mga chicken wings, maano muna siya, ma-toasted muna, maging brown, maging golden brown. Tapos ilalagay ko yung bawang. Pwede rin kung ayaw nyo ng chicken wings, pwede rin yung mga yung mga parts ng manok. So tatakpan ko lang uli. So, haluin uli natin siya. Yung lemon, kung wala palang, walang lemon juice, kung walang lemon, pwede rin yung calamansi juice na kahit na 1 cup. Kasi ito, kung halimbawa lemon juice ang ilalagay nyo ang dalawang lemon juice. Kasi masarap tong sauce nito pag naluto na. Medyo maasim-asim ang sauce nito pag naluto na siya. So pag ang kalamansi na ilalagay nyo, suggest ko sa inyo ay 1 cup na kalamansi juice. So ganyan. Lang siya, halo-haloin lang hanggang sa mag-golden brown lahat. Pag sa tingin nyo medyo malapit na siya mag-golden brown, ilagay na natin yung bawang. Pero ito medyo matagal pa siya. Kaya dapat every 1 minute ay hinahalo ito.
at least ano, pantay-pantay ang pagkakaluto ng mga ano, mga chicken wings. Sarap nito, sabaw pa lang ulam na. Wow! So, after 1 minute, ano, balikan natin siya. Pero tapakpan ko lang ulit kasi nagtatalsikan siya. So, yan kung nakikita, nakikita nyo, medyo nag-golden brown na siya. Pero hindi pa siya totally na lutong-luto at golden brown. So, continuous lang ang pagbaliktad, isa-isa kung pwede. Para at least, lahat ay pantay ang pagkakaluto niya. Para sa akin, kung magluluto ng ganito, it's better na ano, chicken wings kaysa yung mga ibang parte ng ano, ng manok. Kasi ito mas madali siyang lutuin. So yan, kung napapansin nyo, ano na siya, golden brown na. Ang ilalagay ko na ngayon ay yung bawang. So ilagay ko na yung bawang. Tapos hayaan lang natin yung bawang na maluto siya. Namang golden brown, tapos ilalagay na natin yung ano, no, lagyan muna natin siya ng asin at saka piminta bago ilagay yung lemon juice. Kasi habang ano, habang niluluto na natin yung bawang, yung manok mag-aano pa uli siya, yung mag-golden brown, mas crunchy ang pakakalabasan niya. Itong luto na 'to natutunan ko dun sa dating trabaho ko, sa ano, bahay ng dating amo ko. Doon ko natutunan 'tong luto na 'to. So 'yan, hayaan lang natin na maluto 'yung bawang. Tapos lagyan na natin ng asin at saka pimienta. So ngayon habang ano, yung bawang medyo nagko-golden brown na. Habang hindi pa siya brown na brown yung bawang, sasamantalahin ko lang lagyan ng asin at saka pimienta. So lalagyan ko lang ng 2 teaspoon na asin. Pero depende sa inyo, ha. Kung gusto nyong less na salt, pwede rin. Tapos lalagyan ko siya ng durog na paminta. At syempre, hindi mawawala ang magic sarap. Optional lang din. Yan. Tapos, hahaluin natin. Yan. So, yung bawang medyo ano na, nagkaan na rin siya, nag-brown na. Nag-golden brown na siya. Itong sauce nito, ano, yung sauce niya is parang, ano, yung parang manamis-namis na maasim. Pero masarap, masarap. Try nyo magluto nito. Super sarap.
So yan, balikan natin. So yan, hahaluin ko lang. Tapos syempre yung the last one na ingredients na ilalagay ko ay yung lemon juice. So yan. Huwag naman masyadong sunog na sunog yung bawang kasi hindi na siya masarap. Hindi na masarap yung bawang pag sunog naman masyado. So, pwede ko nang ilagay ang lemon juice. So, be careful lang kung may lalagay niyo yung ano niya, yung mga buto ng bawang, ay ng bawang ng lemon kasi pag nilagay yung ano, buto ng lemon, mapait na. So, yan. Hayaan niyo lang mag-evaporate yung ano, yung lemon. Tapos hahaluin na natin. So ayan, luto na siya. Amoy pa lang, ulam na siya. So i-try niyo magluto ng ganito. Talagang ang super super sarap nito. Kahit na yung sabaw lang, ang ano, isapaw niyo sa kanin, sarap na nito. Saka napaka-simple at madaling ano, walang maraming ingredients. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para magiging updated kayo sa mga susunod kong video i-upload. So yan lang po. So kakain na po kami. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!